Taumbahay. Gaya ng sinabi namin sa inyo kanina, mga kasama natin, si Ms.Mary Jane Lumbao Belen ng Philippine Mental Health Association. Great morning! Good morning! Yes, good morning! Mabuti! Gusto ko yung set nyo ngayon. Talaga! Maganda. Thank you so much! Oh, maganda topic natin! Yes! Oo! How to deal with difficult people, mga bay! Ayan! Bakit? Napapansin ba ninyo na marami ng mga tao talagang very difficult to deal with? Kaya ito topic natin. Oo. So, paano ba talagang tayo dapat makitungo sa mga taong difficult? Pag sinabing difficult na tao, sino-sino ba itong mga to? Siguro para sa mga tao na parang... Sadong negatibo, mga gano'n. Pwedeng gano'n, mga negative... thinker, o kaya yung madaling magalit, yes. Yung mahirap pakisamahan, ng nakakarami. Mm-hmm. Kasi kung halimbawa, isa lang naman yung hindi niya napapakisamahan, hindi masyadong natin pwedeng masabing difficult people siya, mm-hmm. o difficult person siya. Pero kung lahat na ng kasamahan niya ay talagang ang hirap siyang pakisamahan. So, pwede na natin siyang i-qualify as difficult person talaga. So, ano dapat natin gawin sa mga nagpasita? Actually, siguro dapat maging ano tayo, no? Maging positibo tayo at ilagay natin sa isipan natin na ang mga tao talaga, hindi lahat ng tao kaya natin pakisamahan. Mm-hmm. So, dapat lagi natin iniisip yun na we cannot please everyone. Please. Dapat dun palang tayo doon, yung isipin na natin yon. Kasi sa lahat ng mga ginagawa natin, sa lahat ng mga nakakahalubilo nating mga tao, hindi lahat ito ay mapapakisamahan natin. Pero, para lang hindi tayo laging napapaaway, para hindi lang tayo laging naiinis, siguro, dahil nga, nasa isip na natin na hindi lahat ng tao ay madali natin pakitunguhan, maging kalmado lang tayo, yung laging mayroon tayong self-control, mm-hmm. na hindi porket nagalit siya, magagalit ka rin. Mm-hmm. Yung dapat hindi tayo reactive, dapat maging proactive tayo. Kasi ganito nangyayari minsan, yung isang tao na eto na naman siya, lalapit siya sa akin. Ano na nagagawin nito? I-influensyahan na naman ako ng kanyang mga nasabihin na negatibo, hindi maganda. Hindi ba ganun? Oo. May mga ganun nga. So, dapat siguro, yung mga ganung bagay, hindi tayo magiging personal doon sa tao na yon. Kung halimbawa, meron siyang issue na gustong erase, yun yung talagang ideal natin yung issue, hindi yung personal. Kasi kung magiging personal tayo doon sa tao na yon, usually, ang nangyayari, apektado ka talaga eh. Diba? Naapektuhan ka. Pag sinabi sa'yo na may pangit na sinabi sa'yo at tinake mo yun as personal, pakiramdam mo, ikaw na talaga yung sinasabihan. Pero kung iisipin natin or kung iti-take natin ang mga bagay-bagay na sa konteksto lang na tayo ay hindi magiging reactive, mm-hmm. isipin natin na maging kalmado tayo para makapag-react tayo in such a way na meron pa rin tayong judgment, yung correct judgment na maging objective tayo sa mga sasabihin natin or mga gagawin natin para hindi tayo masyado apektado. Pero would it be okay na sabihin mo, eto yung tao, please, huwag ka na muna makapag-usap sa akin. Mm-hmm. Sabihin mo ng gano'n. Derechahan. Pwede ba yung gano'n? Pwede naman yun. Usually, in terms of communication, very important talaga yung eye message. Eh. Mm-hmm. Yung sasabihin mo sa tao na yun kung ano yung nararamdaman mo. Halimbawa, may isang katrabaho ka, lumapit sa'yo at nainis kasi meron kayong trabaho na hindi natapos, mm-hmm. tas isinisi sa'yo, for example. Mm-hmm. So, pakiramdam mo siguro, naiinis ka, pwede mo sabihin, alam mo, instead na isipan natin ng paraan kesa pinapagalitan mo ko kasi naapektuhan ako, bakit hindi natin gawa na lang ng paraan itong problema na to? Parang gano'n. So, be problem solver instead na magkaroon tayo ng sitwasyon na yung i-attack mo rin kung ano yung atake na gagawin niya. Kasi usually, yung mga difficult person, ito yung mga tipong ino-overpower ka nila eh. Diba? So, kung magpapa-overpower ka, tendency nun, maano ka talaga, masyado ka talaga nung negative emotions. Mm-hmm. Na bandang huli ang mangyayari na nahawa ka na sa na-influensya ka na. Ano pa ibang tips na pwedeng maibigay? Siguro pwede rin tayo aside sa magiging kalmado pag talagang naiinis na. Halimbawa, naiinis ka na talaga. Inis na inis ka na, di ba? Pwede kasing didistansya ka na lang muna or
para lang hindi sumabog talaga, wag mo na lang patulan. Pwedeng 'yun. Sabi nga nila effective daw yung ano yung magbilang ka 1 to 10. 'Di ba? Yung kakalmahin mo yung sarili mo 1 to 10. Pero kung hindi mo talaga kaya 'yon, siguro exit ka na lang muna para at least hindi ka lang mapaaway, kasi may mga tao na pagka hinarap sila, 'di ba? Reactive yung tao na humarap sa kanila, tapos magre-react ka din, mas mapapatungan at mas mapapatungan ng mga ano 'yon mga other problems, na instead na yun lang yung issue na pag-usapan, madadagdagan na madadagdan, lalo na kung iti-take personal noong na-atake yung difficult person. Ayun. Oh, mga abay, nakadagdag ba yung mga binanggit ni Abay Jane ngayon, ano? Just in case meron kayong tao na very difficult to deal with. Sabi nga, meron kayong ano ngayon, ano? Apo. Oo, sige. Invite natin. Iniimbitahan ko pala ang ating mga manonood na sa darating po na October 7, meron po kaming conference. Ito po ay sa pagdiriwang ng aming pong 65th anniversary. 65th? Yes. So, ang PMHA po ay nagdiriwang ng aming pong 65th anniversary. So, sa pagdiriwang po ng National Mental Health Week on October 3 to 10, meron po kaming gaganapin na conference. This will be on October 7 po sa Quezon City Sports Club. Ang team po ng aming conference ay Dignity in Mental Health for All, Scientific Approaches to Promotion, Prevention, and Intervention. So, whole day activity po yan from 8 o'clock to 5 o'clock p.m. po. So, sana po makapunta po kayo. For more information po, pwede po kayong tumawag po sa aming telephone number 921-4958 hanggang 59 and look for Miss Susan Valerio. Ayun. Mm-hmm. O, sige. Good luck dyan, ha? Yes. Salamat. Salamat. Alam namin na lagi kayong nagbibigay ng mga ganyang mahalagang mga impormasyon through seminars, workshop, lectures. Daluhan natin, mga abay. Thank you, Jane. Thank you, Abay Julie. Thank you. And happy weekend sa'yo. Yes, sa inyo din. Ayan, oo. Mga bay, dyan lang kayo. We'll be right back.